Good morning, everyone. Welcome to our press conference today. I know that everyone are very busy, and of course, our distinguished speakers are also attending numerous committee hearings. So, after introducing them, we will begin our question and answer portion. For today, we're honored to introduce House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman and Manila Representative Joel Chua. House Deputy Majority Leader and La Union First District Representative Paolo Ortega Dapip. House Committee on Basis Conversion Chairman and Zambales First District Representative Jay Kong Hoon. Assistant Majority Leader and Acobicol Party List Representative Gil Bungalon. And One Rider Party List Representative Rods Gutierrez. Welcome, sir, and thank you for joining us today. For today's first question, may call on Marian Enriquez from TV5. Good morning po. Yesterday po, merong press con si former President Rodrigo Duterte, and may ilan po siya mga sinabi. He's saying that Congress is, sa Congress po, contempt is not a crime, and yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings. Kung may nagawa kang disturbance or disorderly conduct. So, ang point po niya is the dapat daw may detention center sila kung wala sana may bakanteng kwarto doon ilagay at hindi dadalhin. Bakit daw dadalhin pa sa prison, sa correctional? Kasi hindi naman daw criminal. Well, that is for the committee members to decide. Hindi naman po, sa ngayon naman po, sa totoo lang, wala naman din pong gustong mangyari kung ano yung nangyari kay Attorney Zulaika. It just so happened, nagkaroon lamang po talaga ng security breach. At napakahirap po talaga na may VIP po na nandirito at hindi naman po talaga kakayanin din po ng ating security at facility na i-secure yung pangalo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Well, in addition to that po siguro, well, yung opinion po ng former president, that's well taken, I suppose, pero it's nothing incongruent or hindi naman po in opposition to what we're doing here. The contempt power being exercised here is the self-preservation of Congress. This is innate, it is residual in Congress, and it has been defended many times by... Ayun pala yun. Sorry. Sorry for the technical difficulties. So yun po. The power of contempt is residual. It is innate with Congress, and it has been protected many times by the Supreme Court. Our exercise by the House through the committee is valid, I believe, and it is in line with previous precedent. Yung sinasabi po ni Chair Joel, and we agree with that po siguro, yung although we do have a content, we do have a detention center in the House, it's not properly equipped sometimes for given certain circumstances. As we understand, over the weekend, special circumstances po nangyari, there, it's not just your regular content issue. So the need to transfer to another facility, usually in a accommodate naman. And this is not the first time, actually. We've already had precedent that we've already had contempt orders served in these facilities. In fact, yung, ano pa yung na-mention? Yung Women's Correctional? The Women's Correctional was previously used also in the Quad Committee on the topic of POGO. So it's nothing new. I wonder why ngayon lang po siya nagiging issue. So yun lang po siguro in addition. On the administrative side, we will take the remarks ng dating Pangulo as customer feedback. At siguro kailangan po nating dagdagan pa yung detention facilities natin o dagdagan po ng kwarto. Kasi nga, alam nyo naman po na ratsyada po ang Quadcom. So marami pong nakagamit ng facilities natin. And of course, as customer feedback, we will improve our facilities as well.
Thank you. Another statement lang po ni Duterte following yung kill remark po ni VP Sara kay PBBM. Heard that PRD said, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpapakulong yan. Kung ipapatay mo yan, uuwi yan ng Davao. I mean, he's pertaining to the DOJ. This was with the press con last night, no? Yes po. Hindi ko pa kasi napanood. Pero, opinion naman niya yun eh. So, but again, nakita naman po natin yung direction ng House, yung sagot ng House, sagot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, they are treating this with all seriousness. Kaya kung ano man yung laro-laro na naman, play with words, o kaya yung sinabi nilang kasuhan, then titignan po natin sa mga susunod araw kasi hindi naman po, wala naman po sa kamay ng Kongreso yan. Ang ginagawa po ng Kongreso ngayon, hinahalungkat po natin yung katotohanan, hinahanap po natin yung katotohanan dito sa ating mga hearing sa good government, saka sa Quadcom. So, wala. Opinion nila yun eh. Yun ang tingin nila eh. Thank you. I guess the DOJ through the NBI has started its investigation, and a subpoena will be issued, no, for the Vice President to answer and to face these criminal charges to be filed against her. So with that, due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat, no, against the President, the First Lady, including the House Speaker. So this will undergo a regular process. Sorry, can we hear the quote again? Just to be sure po, no? Kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yun. Hindi talaga magpapakulong yun. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. I'm guessing the context also is kasuhan na lang instead of having the hearing. Tama po ba? I think it's pertaining to the kill threat po kay PBBM. So do you have any comments on that? Sa DOJ? So instead, kasuhan na lang? I'm sorry. I guess the context is lost on us. We haven't heard the press con, but I think what's safe to say. Well, for one, we've had first-hand experience na po, having had the former president join us in a committee hearing. Baka po hyperbole po ito, so I'm not sure if we'd understand it right. But we stand by the rule of law, and we stand by the statement of the president and the speaker. We are the proper judicial hearing. The judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Anything you would like to add lang po on how the former president po is handling this? And, you know, another lawmaker has also mentioned about yun nga po, kung si Noy-Noy before, eh hindi po nakikialam or not saying anything about the Duterte administration during the drug war. Pero nga po si Duterte, seemingly, he's sowing discord po ngayon sa admin ni Marcos. Excuse me, anong sabi ni former president kay Inday? Ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan niya na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po, yung ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law. No? Talagang gusto natin na maayos, tahimik, at meron tayong sinusundan na batas, at binibigyan natin ng hustisya. No? Mga sitwasyon na kung saan kailangan patas, no, ang pagtingin sa batas. Last na lang siguro, based dun sa quote kanina, parang dinadownplay na parang ganito na lang gawin nyo, ganito ganyan. Parang nilalighten lang nila yung seriousness nung mga threat na ginawa. Pero alam naman natin kasing lumang tugtugin na yan.
Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. And just to add, no, just to be clear, wala hong threat or balak na ipapatay ang ating pong Vice Presidente. Kaya hindi ko din po maintindihan kung bakit nabanggit po yun ni PRRD. No, just to be clear lang on that aspect, ano? Have you finished with your questions, no? Marian? Marian, are you done with your questions? Okay, let us recognize Gab Lalo from Inquirer Online. Sir, kahapon dun sa hearing ng Good Government, yung mga special disbursing officers ng OVP at DepEd, si Gina Acosta saka si Edward Fajarda, inamin nila na iniwan nila yung confidential fund sa mga security officers kay Colonel Nolasco at Colonel Lachica upon the orders of the Vice President, di ba? May possible liability ba to, sir? Or may mga possible na kaso? Kasi we're not familiar kung anong kaso yung specific sa pag iwan ng pera sa hindi naman disbursing officer. Well, ako, tingin ko may possible na kaso dahil in the first place, sa kanila hinabilin yung pera eh. Tsaka sila yung banded officer. So pag may nangyari dun sa... Unang-una, yung perang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman po nila pare-parehas pera. Pera po ito ng taong bayan. So the fact na ito'y pinagkatiwala nila sa isang tao, at kung may nangyari po dito sa pera, silang mananagot, eh medyo, kaya nga po sila nagbabayad ng bond. Ang ibig sabihin po nyun ay in the event na may mangyari dun sa pera, sila po yung magre-reimburse. Now, ang tanong, ito pong pinag-uusapan natin ay hindi po ordinaryong pera. We are talking here of 612.5 million pesos. In the event na may mangyari po dyan, so kaya po ba nila i-reimburse itong 612.5 million pesos? If dagdag ko lang, ano, makikita natin na meron pong malinaw na paglabag doon sa Joint Memorandum Circular -2015. Dahil kung titignan natin kung sino yung accountable officer doon, it refers to the Special Disbursement Officer, the SDO, in the person of Gina Acosta and Edward Fajarda. So wala naman po doon na nakalagay sa guidelines ng GMC na kailangan mong ibigay doon sa security officer. Yes, we understand na kailangan po ng security, no, to secure the money upon encashment. But yung ite-turnover mo, yung pera na kaka-encash lang, kakakuha lang sa banko, it seems there is it's highly irregular. In the sense na hindi nga yun ang accountable officer eh. So doon pa lang malinaw na meron pong paglabag. And namin naman po mismo ng ating pong mga SDOs na yun po ay utos ng ating Vice Presidente. Maigli lang. They all know the irregularities na ginawa nila. Inamin naman po nila lahat yun. Ang problema, it was already too comfortable for them yung setup na ganun, which is regular practice in their office. Kaya po, parang wala na lang. Kumbaga, hindi na sinusunod yung protocols nila. So, normal na nangyari. I wouldn't be surprised if hindi lang sa security binibigay yun. Baka kung sino-sino pa or driver na lang. So, I wouldn't be surprised. Na, ano. But again, sabi ko nga, ang dami ng issues ng transparency sa accountability. So, it came from their mouth. So, alam nila yun, yung pagkakamaling ginawa nila. In addition lang po siguro, we thought po with the appearance of the four OVP officials who have been constantly evading the hearing that we would have answers. Yet, again, after how many hearings po tayo? Seven? After seven hearings, we're left with more questions now. Akala po namin, based on the previous hearings, dalawa lang po ang nakakaalam sa kung paano ginamit confidential funds. The head of the agency and the SDO. So in this case, three people kasi dalawang agencies. Ngunit,
with their appearance po, no, nalaman po natin yung funds ay actually dinelegate pa ng SDO to a security officer who isn't even from that civilian agency. Our understanding is itong dalawang offices that were mentioned are both from the uniformed personnel po, which is separate from the OVP and separate from the DepEd. So doon pa lang po, I believe, yung sa testimony ng witness na COA, hindi po yan in line with joint circular. What has been delegated cannot be delegated further. Trabaho po at responsibilidad yun ng SDO. Ngunit pinasa pa po sa security agent, na security officer, na cannot even account to us now. If you recall, yung bonded officer po dito, yung SDO dapat, siya yung responsible. Ngunit ngayon, they cannot even tell us the smallest details of what we're expecting from the accomplishment reports, liquidation reports. So I think yun yung big takeaway dito. On the question po kung anong liabilities po dito, it would really vary. If we recall, if this is public fund intended for public use, even if assuming po, no, na yung pondo na dinaan para sa confidential funds ay ginamit for public use pa rin, let's say, for example, pero dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. So yun po yung nakikita natin dito. Nakita natin, ano, na merong pagkukulang, no? Lalong-lalo na yung ating mga disbursing officers. Nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat, no, ng pera ng ating pamahalaan. At sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no, sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. Sir, yung ganitong issue na ang nag-disburse talaga eh si Colonel Nolasco and Colonel La Chica, makakure ba nito kung sakaling yung dalawang officials na lang ang ginawang SDO o bawal dahil military officials sila? Well, for one po, nabanggit naman po ng COA na pwede naman po mag-assign ng other SDOs. It would have cured probably, but the problem is they're still not from that office. I don't think, halimbawa, the agency, yung pondo nakalagay sa OVP, dapat ang SDOs galing po sa OVP eh. So dun pa lang, even if they did make, I don't know if you could even make security personnel from a different agency an SDO. So I don't think it would have cured it po. Although technically, you could add SDOs and that would have been a cure. Pero dahil nasa ibang opisina po, not possible, I think. Siguro po kung sa pondo, let's say, ng AFP, meron din po silang sariling SDO. But kagaya nga po ng sinasabi ni Congressman Rhodes, Office of the Vice President, hindi po sila, in fact, hindi nga sila sumusweldo sa Office of the Vice President. Kaya meron din po talagang problema. In addition lang po, no, aside from that, hindi, not only is that they're from the other office, they're from outside of the agency. Sila mismo, iba na po yung mandato ng opisina nila. So how could they be SDOs for a mandate to be executed for the civilian agency? Sir, part ba ito nung mga kinoconsider ng committee as a possible legislation? Kasi ang pinagbabasihan natin ngayon, joint memorandum circular lang eh. Wala pang formal na batas for guidelines on CF. Ano? Ang tingin ko, wala naman pong problema eh. Talaga naman dapat SDO ka kung saang ahensya ka nagtatrabaho. Nagkataon lang dito, ganoon naman talaga. Yung binigyan nila ng ginawa nilang SDO, talaga naman pong nagtatrabaho. Just so happen, binigay po nila sa iba. Kaya nga po, isa po sa mga possible na legislation na aming iniisip, dapat nga po talaga, yung mga wala naman pong kinalaman sa intelligence gathering ng mga ahensya at departamento, dapat po talaga, we have to limit yung bibigyan natin ng mga confi fund. In addition to that lang po, no, siguro nakita natin, back then siguro sufficient pa yung joint memo circular, joint memorandum circular. Pero nakita natin na it's being twisted yung definitions. Alimbawa,
si Mr. Fajarda was insisting na yung pagbigay niya ng pera to the security officer is disbursement, which I think the COA says is not their interpretation, at hindi rin. Pero to be fair, I don't think it says in this joint circular kung ano ba talaga yung disbursement. So in a sense, I think one of the suggestions by the committee, siguro in the committee report, is to strengthen the joint memorandum circular. But on our part, I think we might push for legislation on top of that po, no? To really set the bounds and limitations ng mga SDOs natin and siguro stronger penalties for that responsibility. Sir, last question na lang. Kasi kahapon may statement yung mga House leaders saying na yung statements ni Vice President Duterte was a clear danger and a threat to the country's democracy. Do you agree with this? Tingin nyo may ganong gravity yung mga statements na binitawan ni Vice President? 100%. Definitely. Because ang threat po sa ating Pangulo. Ang ating pong Pangulo ang nagre-represent po ng ating bansa. So, siguro sa ibang bansa nga po, baka hindi po, they will not take it lightly. So, definitely, there is a clear and present danger. I would agree po, there is a clear threat. There is a clear danger because there is a clear threat. We've gotten so used po, no, to the statements being watered down by biro lang or hyperbole. Pero in this case, sabi nga po, no joke. So there is a clear threat on a person who isn't even private, but the head of our country. So this is a threat, direct threat, on our democratic institutions. So there is a clear, very clear danger po. Ang ginawa, no, ng ating Vice President ay malinaw na nagdudulo, no? Nagdudulot ng gulo at saka pagkawatak-watak, no? Kapag hinayaan natin ang ganitong klaseng pananakot, nagiging banta ito hindi lang sa demokrasya natin, kundi sa katatagan ng ating bansa. Thank you, Gov. Mayor Alice Moras from PDB 4. You're recognized. Hi, good morning po. Sir, unahin ko lang po yung about health concerns. Kasi kahapon, yun nga, si Gina Acosta habang tinatanong niya sa hearing kahapon ay bigla na lamang sumama yung pakiramdam at isinugod sa ospital. At alam naman natin si Attorney Zulaika Lopez ay nasa ospital na rin. Una po, Kongs, ano po yung official medical update na kina Gina Acosta at Zulaika Lopez? Kumusta po sila at hanggang kailan kaya sila sa Veterans Hospital? May update po ba sa atin? At ano lang din po, isunod ko na rin po, ano pong masasabi nyo dito sa mga tauhan, mga official ng OVP na biglang nagkakaroon ng problema sa kalusugan sa gitna ng pagdinig? Doon po kay Attorney Zulaika Lopez, kung hindi po ako nagkakamali, ang kanyang diagnosis is acute stress. Ano yun? Disorder. So, parang binibigyan siya ng ilang araw para makapagpahinga. Until such time siguro. Anyway, yung contempt naman ay inextend po namin until Saturday, or that is a five days, no? So insofar naman as si Ma'am Gina Acosta, wala pa kaming report, pero nung nandoon nga po sa committee hearing, pinatawag po natin ang ating in-house medical doctor, at nung binibi po siya, parang nag-shoot up yung ano niya, yung blood pressure ng 150/100. Kaya po minabuti na dalhin siya sa malapit na ospital, which is dito nga po sa Veterans. Pero ano pong masasabi natin dito nga sa mga ganito nga nangyayari sa specifically sa good government hearing na may mga resource person na nagkakaroon ng can we say na biglaan ba itong mga health concerns po na ito? Magpagaling po sila. We wish them well para po makabalik na sila at masagot na nila yung mga tanong na importante po sa committee. Wala naman po sigurong ibang rason na kung bakit sila may nararamdaman, kung hindi siguro
nahihirapan silang sumagot. Baka nahihirapan nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. At saka yun siguro nagko-cause ng stress. But I'm not a medical practitioner, so pagaling po sila para makabalik na po sila at masagot na po yung mga kailangan sagutin sa komite. Sir, sorry, sundutin ko lang yung statement niya kong Ortega. So parang somehow, sir, you're saying po na if they will just tell the truth, hindi naman kailangan umabot pa sa stress, sa ano, ganun po ba yung ibig natin, sir? Ah, hindi naman po. Magpagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon kasi nga po, resource person natin sila. At sabi nga nila, minsan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, the truth will set you free. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Naalala nyo po nung nag-affidavit po si Ginang Royina Garma, ibang-iba po yung pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo, mas relax, mas diretso siya sumagot. Makikita mo po talaga yung diferensya. Tama yun, para mas mabilis nating matapos itong committee hearings. In fact, sabi ko ng aming chairman, siguro may isa o dalawa pa pong mga committee hearings. Pero kung hindi po makakadalo, because of medical reasons, baka mas lalong tumagal po itong hearing. Kaya tama po yung sinabi mo, Mela, na mas dapat sagutin na nila ng buong katotohanan para hindi na ho tayo tumagal dito po sa magiging committee hearings natin. And hindi na rin sila mahirapan na pabalik-balik pa dito sa mga pagdalo sa mga committee hearings. In addition to that, kung mapapansin po ninyo nung tinatanong si Ma'am Gina Acosta ni Congresswoman na Jinky Luistro, parang nahihirapan po siyang sumagot eh. In fact, there were two instances yata na halos maluha-luha po siya. So, it's either hindi po niya alam yung talagang kanyang responsibilidad as SDO at doon lamang niya nare-realize na may mali sa kanyang nagawa, or meron po siyang pinagtatakpan na katotohanan na hindi po niya masabi-sabi. Kasi kung makikita po ninyo siya noon, ang sinasabi niya ay basta't binigay lang niya yung pera at hindi na po niya alam kung ano po ang nangyari. Pero kung titingnan po natin yung history ni Ms. Gina Acosta, since the time na nasa Davao pa po sila or sa LGU, siya na po ang SDO. So parang hindi naman po yata kapanipaniwala na yung 100 million, mahigit 100 million ay ibibigay mo na lamang, ikaw yung banded official at alam mo na meron kang responsibilidad, e biglang hindi mo na alam. Na nakakatanggal ng sakit yung pagsasabi ng totoo. Okay, and mag-shift lang po ako. Another question lang po about dun sa naging press ko niya, former President Duterte kahapon. May sinabi po kasi siya na there is a fracture in government and there is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who can correct it. At sinabi pa niya, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ano pong masasabi niyo rito? Hindi para sa inyo, hindi po ba ito parang in a way parang nag-encourage na ng withdrawal of military support? Ano pong reaction niyo dito sa particular statement ni former President Duterte? This isn't the first time po, no, that we've had this statement. And I recall if this nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no, yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no. That's just my personal opinion.
This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no? Ng mga issue ngayon ng ating Vice President, eh kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun, no? Hindi na natin kailangan ng mga salita, no, na hindi nakakatulong sa ating bayan at lalong nakakapagbigay, no, ng division sa ating mamamayan. Sorry, in addition lang po to my statement, no, why I'm able to say po that we shouldn't take it seriously anymore kasi baka hyperbole, because I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun, is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. I totally agree with Congressman Jay, no, na isa na naman itong paglilihis sa mga issue na ipinupukol sa kanyang pong anak na si Vice Presidente. At doon sa kanyang parang panawagan, no, na mag-withdraw ng support ang mga militar, eh para sa akin hindi po akma sa isang naging chief executive, no, naging isang presidente na may taong mananawagan na hikayatin na mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanila pong commander-in-chief. Alam po niyan, no, ni PRRD bilang isang naging commander-in-chief na isa sa mga ayaw mong mangyari ay kumalas ng suporta ang ating mga militar. So, I guess that is inappropriate statement, no, ng isang naging dating presidente at naging commander-in-chief ng ating bansa. Dahil kung ganyan, eh, again, we are not calling for a peace and unity in our country. Mas lalo mo pang hinihikayat na magkaroon ng gulo, away sa atin hong bansa. Parang ano eh, tatlong beses na yata nilang na statement yan or sinubukan na ginawa. Kaya nga sinasabi ko, talagang lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Wala. Lumang tugtugin na yan. Wala na nakikinig. Sorry, connected pa rin po. Nabanggit nyo rin po yung kay Vice President Duterte. Follow-up na lang po sa mga statement kanina. Kasi ngayon, mainit sa mga public discussion yung naging death threat nga ni Vice President Duterte laban ka na kay Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. And yung iba, may mga nananawagan para maimbestigahan ito. Para sa inyo, is it best po na maimbestigahan? At saan po kaya particularly nakikita niyong best na maimbestigahan yung mga ganitong pahayag nga, yung mga naging pahayag ni Vice President Duterte? Tingin ko yung NBI po, yung national government, ay gumalaw na. In fact, nag-issue na ng subpoena ang NBI para po makuha ang panig ng ating Vice Presidente. So makikita naman po natin yung mga on the national level po, yung mga national agency na concerning na tutugon po dito sa isyung to ay nandiyan na po at gumagalaw na po. In addition, no, nakita naman natin yung professionalism, no, ng Armed Forces of the Philippines at talagang nakikita rin natin, no, na gusto rin malaman ng armed forces kung ano yung katotohanan, lalong-lalo na sa confidential fund. At sa ngayon nga, dininay, no, ng ating armed forces na nakatanggap sila ng confidential fund, no, sa Office of the Vice President. Thank you, Mela. May I call on Bibi Angulia from ABS-CBN2. You may proceed with your question, ma'am. Good morning po. Follow-up
lang dun sa question ni Mela on the medical update sa medical status nitong mga dinala po sa VMMC. Kong Chua, baka lang po meron ng report sa inyo. For example, today, kamusta na po sila? At saka, makaka-attend pa po ba sila nung mga succeeding hearings ng committee? For example, on Friday, mag-resume yung inquiry. A-attend po ba ito? Si Attorney Zulaika Lopez, kahapon po, in-attach po dun sa kanyang excuse letter yung medical update po niya. Kaya nga po, in-extend na lang po namin yung kanyang contempt for another 5 days. So, para at least, nandoon naman siya sa veterans, makapagpahinga siya, ma-examine siya thoroughly. Si, insofar as si Miss Gina Acosta, dahil kahapon pa lang po nangyari, wala pa po tayong nakukuhang report galing po sa kanyang sa kanila pong panig. Hopefully by Friday makarating po siya dahil yung inisyu po namin hindi po namin nilift yung kanilang contempt and arrest order. Ito po ay for law lang. Ibig sabihin temporary lamang pong pinayagan sila until Friday na hindi po sila madampot at ma-subject sa arrest. So sa Friday po, si Lopez makaka-attend na. And ito pong condition ni Acosta is not life-threatening naman? Hopefully po makarating dahil nakita naman po ninyo kahapon. We've been very fair naman po sa mga resource person natin. In fact, nabigyan pa sila ng forlo sa kanilang contempt and arrest order. So, kung magiging cooperative lamang po sila, sa tingin ko, wala naman po talaga magiging problema sa committee. On the sa mga Kongs po, no, yesterday, sa mga speeches po doon sa plenary, there was doon sa binitawang mga pahayag ni Vice President Duterte, sinasabi, gross abuse of power, betrayal of the office she holds. We must act now. The House must take immediate action. Some people are viewing this as parang laying the ground for impeachment. Ano po ang masasabi ninyo dito? Normal po siguro na reaction ng House members yon under the leadership of Speaker Martin. Siyempre po, kami po yung direktang binibira din nila sa House of Representatives. So, kaya kami nandito dahil pinagtatanggol po namin tong bahay namin, tong House of Representatives. So, yung mga salita, yung mga nilabas na speech ni Speaker, siyempre nakaka-boost din po ng moral namin yon. Kasi ang nangyayari po after our hearings, bibirahin po kami niyan ng mga yung mga keyboard ano nila, yung mga trolls nila. Pero nakaka-boost po ng moral kasi pinakita lang po na the House must take action and the House is taking action right now. At ang number one na ginagawa po namin, yung is in aid of legislation, which is yan po ang bread and butter ng House of Representatives aside po sa paggawa ng batas. So lahat po ng ginagawa namin at gagawin, matagal na po namin inumpisan. Wala pa pong Quadcom, nag-umpisa na po sa mga hearings para mailabas po yung mga katiwalayan na yan. Kung ano man yung dapat na gawin o syempre yung sa executive side, hindi naman namin control yun eh. Ang nagagawa po namin is yung trabaho namin, which is yun yung ginagawa namin. Yun po ibig sabihin nung pag-take po ng action. And what we are doing now is already taking action and it is a call to action. For me, I share and join the sentiments expressed by our colleagues yesterday in the plenary session. Bilang isang miyembro po ng House of Representatives, hindi naman natin gugustuhin ang yung ating leader through the House Speaker ay pagbabantaan po ang kanyang buhay. Remember, yung official po na nagpahayag ng actual death threats is the second highest public official of the land. And the threat was directed to the President, the First Lady, as well as the House Speaker. So, alangan naman hindi ho kami mag-react doon sa naging pahayag, no?
pagbabanta na po yun sa buhay. And yung mga ganun po, eh wala hong puwang yun sa ating pamahalaan. Remember, we are public officials. Paano tayo titiwalaan ng tao kung tayo mismo eh walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats? Remember, vice president po siya and isa po siyang abogada. Alam niya po yung mga consequences when we utter the speeches and statements. Dapat naman yung akma sa ating pong posisyon. So again, this is to share the sentiments of the House leaders who expressed their support to this administration, to our House Speaker, dahil hindi na po ito biro. Isa na po itong malaking banta sa ating demokrasya, sa ating pong kapayapaan. In addition, nakita naman natin, no, ang kung gaano kasipag magtrabaho ang ating speaker. Nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang Kongreso ngayon. Meron tayong Quadcom na nagtatrabaho kahit na break. Ngayon, sinimulan na yung Quintacom, no? At dire-diretso yung ating mga committee hearing sa pagbabalangkas ng batas. Pagdating naman ng weekend, nakikita naman natin, umiikot ang mga representante natin, sumasali sa BPSF, no? At nagbibigay ng suporta, tulong sa ating mamamayan. At kaya nga, pag natatawa nga kami, pag sinasabi na ang pasok namin, eh mula Monday to Wednesday or Thursday, no? Pero ang hindi nakikita, kaming mga representante, umuwi rin kami sa aming mga distrito. At doon namin tinatanong, nagpapakita kami ng suporta sa aming mga kadistrito, nagbibigay kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? So, dito nakikita yung liderato ng ating napakasipag, no? At pinakamagaling, no, na speaker na si Speaker Martin Romualdez. So, nakakalungkot na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nakakalungkot na meron ganitong klaseng pag-threat, ano, sa buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating first lady, sa buhay ng ating speaker. So, natural lamang na ang Kongreso ay magsasama-sama upang ikondina yung ganitong klaseng mga gawain. Just to clarify my question, Kong, given the statements po na ni VP, kinocontemplate na po ba yung impeachment complaint dito sa lower house? Sa ngayon, wala pa naman po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho, kung ano po yung aming ma-unravel dito po sa committee hearing na to. At the end of the day, ito po ay pag-uusapan ng lahat ng mga miyembro ng committee. Hindi po ito magiging desisyon ng isa. Ito po ay, at the end of the day, collegial body po ang magde-decide kung ano po ang magiging laman or konteksto ng aming committee report. And to add lang, ang goal po namin talaga dito sa Committee on Good Government saka sa Quad, syempre ang goal namin, matapos na yung hearing saka investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas, saka yung mga amendments, at yung mga possible po na findings natin, maisubmit po sa mga kukulang ahensya. Yun po ang number one talaga na priority ng committees, mga nasabi. Salamat. Kung tatanungin niyo ako, no, kung ang mga binitawang salita ba ng ating Vice Presidente, eh, tingin ko, no, impeachable offense ba ito? Tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin niyo rin ako, kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, eh hindi pa namin ito napag-uusapan, no? Dahil nga abalang-abala din kami lahat, no, sa pag-attend ng meeting, no? At marami din kaming mga batas, no, na mga ordinansa, mga panukalang batas na kailangang ayusin, lalong-lalo na naghahabol din kami dahil malapit na nga yung break, no? At siyempre
umuwi din yung ibang mga congressmen, no, sa kanilang mga distrito para tumulong at tignan kung ano yung mga pangangailangan, no, ng ating mamamayan. Sa mga members naman po ng Lakas, kasi po kahapon, nakita po dun sa after ng speech ni Speaker, parang sa photo op, nakita po si Congresswoman Gloria Arroyo with the other majority House leaders po. What do you make of that po? And yes, in the past po, parang tuwing may andito, dumarating po si Congressman Arroyo kapag nandyan si Vice President. But yesterday, during the hearing ng House Committee on Good Government, hindi po natin siya nakita. Sino ba lakas dito? Ako pala, lakas ako. Ikaw na. Siyempre, maganda po yun na magkakasama kami po lahat sa aming may group photo po kami. Pero mas maganda po rin na tanungin po natin ang dating Pangulo kasi mahirap naman po mag-interpret ng mga actions niya. Pero ako, wini-welcome ko yun. Natutuwa ako at nandun siya. Kaya nga, nandun po ako sa likod. Sabi ko, maganda yung moment nila kaya hindi na ako pumicture sa harap. Sila na lang muna. Mahirap. In addition sa sinabi ni Kong Paolo, no, napakahirap hulaan, no, ang puso at isipan ng ating dating Pangulo, ni former President PGMA. Pero isa lang ang masisiguro natin na naririnig ko din, no, na sinusuportahan ni former President GMA ang ating Speaker at silang dalawa talagang magkaibigan. At may mabuti at magandang relasyon si PGMA at si Speaker Martin Romualdez. Bilang bagong miyembro po ng Lakas, malaking bagay po yan dahil si PGMA naman po ay isa sa mga haligi ng Lakas. At talagang maganda po na makita po yung mga haligi ng Lakas na nagkakaisa at nagsasama, lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng panahon kung saan may threat po ang ating institusyon, ang Kongreso, at may threat po ang ating bansa. Last. Ang lakas ng dating. Last na lang po from my end, Kong Jill Bungalon. Update lang po, yesterday may hearing yung Ethics Committee. May action na po ba dun sa reklamo po ni na Kong Angelica, Natasha Ko, and Stella Kimbo? Yesterday we had the committee meeting with the Committee on Ethics and Privileges. So we had an initial hearing of the complaint filed by Congresswoman Stella Kimbo as well as Congresswoman Angelica Natasha Ko against Congressman Wilbert Lee of Agri Party List. So yesterday, all the parties attended and with their respective counsels who assisted their respective clients. So nangyari kahapon ay nagkaroon ng mga pagtatanong yung ating pong ilan sa mga miyembro ng committee at magpepresenta din po sila, no, ng kanila pong mga documentary evidence as well as list of the witnesses na mag-a-appear po sa aming pong sunod na pagdidinig ng committee. So yun po yung nangyari kahapon, hindi naman po masyadong tumagal at kumbaga yung proper hearing or hearing proper will start by next committee meeting na kung saan they will be submitting the respective documentary evidence as well as they will present also the respective witnesses with regard to the incident na nire-reklamo nga po ng aming pong kasamahan. They are charging Congressman Wilbert Lee for improper conduct, especially or particularly may kinalaman doon sa budget deliberations sa plenary ng budget ng Department of Health. Thank you, BBN. We will now give the floor to Jonathan Andal from GMA 7 to ask his questions.
Good morning po. To Congressman Chua. Sir, hanggang Sabado pa yung contempt order ni Attorney Lopez, hindi na po ba ipapalipat ng komite si Attorney Lopez sa correctional? Hanggang kailan po siya sa veterans? Ibabalik pa po ba siya rito sa House Detention Center? Sa ngayon, call po kasi yan ng Sergeant at Arms dahil depende nga kasi sa medical condition ni Attorney Lopez. Kaya mahirap naman po na ipilit natin na ilipat siya sa ibang prison facility na wala naman pong or hindi naman po equipped para tignan yung kanyang medical condition. So, can you assure po na kasi yung kinakatakot niya na baka malipat sa correctional, may bibigay po ba kayo ng assurance na no, hindi ka na namin ililipat sa correctional? Sa ngayon, wala naman pong pinag-uusapan na mailipat siya agad. Thank you, sir. Hey, Congressman Kong Hoon, kahapon sabi ni Gina Acosta, may mga piatos sa Davao. May lumutang na po bang Mary Grace piatos? May mga surrender feelers na po ba? May magkiklaim po ba ng 1 million peso reward? Well, kung meron niyang Mary Grace piatos, no? Sana lumapit na siya at kinuha niyo na yung 1 million, no? Ng alok ng mga kasamahan ko sa komite, no? Pero hanggang ngayon, wala pang lumilitaw, wala pang lumalabas na tao na nagngangalang Mary Grace Piatos. At patuloy kaming nananawagan kung meron talagang Mary Grace Piatos na pangalan, mas mabuti na humarap na siya para makuha niya yung kanyang pabuya. Pero habang tumatagal, no? Habang tumatagal ang araw, lalo natin nakikita na ang katauhan ni Mary Grace Piatos ay katang isip lamang, no? Pero ipapacheck niyo po ba sa Davao yung mga Piatos doon kung meron nga? Well, nagkaroon na ng kautosan ng committee sa pangunguna ni Chairman Joel Chua na pinapacheck na sa PSA kung talagang may katauhan nga na Mary Grace Piatos, no? At saka alam ko hiniling na rin yung tulong ng NBI din kung talagang ito ba ito toong tao. Wala pang feedback sa PSA at saka sa NBI eh. So malalaman natin ito sa mga susunod na hearing. Pero 'di ba? Logic dictates, no? Kung talagang kung totoo nga ang katauhan ni Mary Grace Piatos, sa dami ng humahanap sa kanya, dapat lumabas na siya at nagpakita na at kinuha na yung kanyang pabuya na 1 million. Thank you, sir. Kay Kong Rog, sabi niyo kanina yung statement ni former President Duterte tungkol sa mga military violation sa Constitution. Ano po yun? Sedition? If I recall correctly, during the first time that this happened, the usual crimes that were tagged to it was sedition po, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, you know, take up arms against the government. Pero that's hindi po, it's a violation of their oath to the Constitution, pero criminal po siya under the RPC. Okay. Kay Congressman Chua, sir, last na. Sorry, nung lumapit sa inyo si VP Sara kahapon, in-approach kayo, ano po yung napag-usapan? Ano yung mga sinabi niya? Parang may narinig kami, huwag mo akong i-please, please. Ano po yung mga nasabi? Ini-insist po niya na yung rules of court daw i-apply doon sa proceedings. Sinabi po natin na hindi po, yung committee hearing po is not a court of law. So, yung rules of court, supplementary lang, pero may mga instances po na hindi naman po talaga ito ina-apply dahil sa internal rules po namin ay hindi naman po ito mandatory. Thank you po. Thank you. Let's sir, turn to... Sorry. Is that related to... Kay Piatos. Okay. We will give Marian the floor. Chair Chua, si Colonel La Chica po was mentioned several times, security officer. Andun po siya sa press. I mean, andun po siya sa taas during the hearing. Pero hindi niyo na po siya pinaupaway. Pinaupo po siya sa harapan. But unfortunately, nagkaroon po tayo ng emergency. Si Gina Acosta. Si Colonel La Chica... Kaya po nando doon because nung kahapon po, personal, part po siya ng security group ni VP Sara. So nung tinakbo po sa ospital yung si Gina Acosta at sinamahan po ni VP Sara, so yun po yung
magiging consequence po nun, masasama po dun yung security ni BP Sara. Pero siya po ay invite in the next scheduled hearing. Okay, let's turn to Sandro Jonah from Billionario TV for his questions. Sir, last week merong helicopter theory. Do you think it stops sa SO? Or probably meron pang nasa ibaba nun, kaya mabilis yung disbursement, yung 26 disbursements in a day ni Fajarda? I'm sorry, can we have it repeated? Last week po may helicopter theory na if you give si Fajarda ng helicopter, hindi niya magagawa yung 26 disbursements in a day. Do you think it stops sa SO or probably meron pang mas maraming tao sa ibaba ng SO to do such a disbursement na mabilis? SO as in yung security officer? Yes. At the way that it's going, yung sagot po na nila na give it to the SO, I think that throws the whole theory out. Kasi ngayon alam na po natin kung paano nila na-disburse 26 different locations in one day. It's because they delegated it. So I wouldn't be surprised if the SDO has already delegated to the security officer. Then probably the security officer delegated also further down to his subordinates. And yun na po mismo yung nag-deal. So that would explain how nagawa yung ARs na yun, but it still doesn't cure po yung defect na hindi po dapat yung na-delegate. Alright. Sige, iwan na po natin kasi baka makita nila yung susunod nating questions. On the budget bycam naman, malapit na mag-budget bycam. Yung outburst po ba ni VP Sara, enough yun na reason na para wag na talaga ibalik yung tinapes? Kasi may ilang senators na nagsasabi na they are pushing for na ibalik yung mga natapyas na budgets for the Vice President. We respect that opinion of the senators, no? Kung sa tingin nila gusto nila ibalik. But then again, ito pong mga pagdinig natin dito sa Kongreso, nakikita parang merong nga disconnect sa mga officials ng OVP. And precisely, the reason why mas lalo nga dapat na ibigay na lang natin doon sa mga major agencies yung pong implementasyon ng iba-ibang mga programa. And to be clear, hindi naman natin talaga binawasan. Kumbaga, nilipat lamang ho natin doon sa mga ahensya na meron talagang primary mandate, no, to implement these programs. So, with regard to this budget, well, of course, the final outcome will be subject to the deliberations during the bycam. And if I'm not mistaken, baka next week ho, magkakaroon ho ng schedule for the members or the delegation of the Senate as well as the House of Representatives to meet in a bicameral conference committee. Thank you. Jelly Mendez from DWIC, you're recognized. Sir, yung sa pagbibigay po ng furlough sa apat na opisyal, possible din po na ibigay din to kay Attorney Zulaika? Well, depende yan sa mangyayari sa Friday at kung a-attend po siya ng committee hearing. Pero kumpiyansa po tayo na hindi ito magagamit para ano, lumabas sila ng bansa? Hindi naman po siguro. Ito naman ay nag-commit naman po sila nung binigyan po namin sila. We have to remember na under oath din po sila noon. Kagabi po, sinabi po ni Antipolo Representative Romeo Acop na isuspend yung hearing, yung bago po matapos, hanggang Friday po. Tuloy pa rin po ba yung susunod na hearing sa Friday or hindi na? Sa Friday po, yung next scheduled hearing. Okay, last question, sir. From Ed Galvez of FEBC Radio. Sir, balikan na natin yung hearing kahapon sa Quad, ay sa Good Government. Ang sabi, umamin si Edward Fajarda na meron ngang cash and allowance distribution sa mga DepEd officials, national, regional. Pero ang justification niya, nag-aabono yung mga officials na to. Your thoughts on this, sir? That is not enough justification dahil ang budget po
na ina-allocate, may specific purpose po yan. So dapat kung ano po yung purpose, kung saan po ito inappropriate o ina-allocate, dapat doon nyo po gagamitin. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Dagdag ko lang din, ano? Kasi kung if we follow the argument and the reasoning of Edward Fajarda na sinasabi nag-aabono daw yung mga DepEd officials, alam ko sa budgeting process and accounting rules, meron pong process of reimbursement. Hindi po yun yung gaya dito na namimigay lang sila ng sobre, may laman ng pera, at sinasabi nila na allowance dahil nag-aabono po yung mga officials. I guess that is not regular. No, that is not the usual process. If we follow the argument na kung nag-aabono naman talaga sila, eh meron naman pong reimbursement process sa ating accounting rules. So dapat yun po yung nangyayari. So, kumbaga, mas nagiging nakakapagtaka na talaga magdududa ka. Bakit mo kailangan pang gawin yun? Kasi kung nag-abono naman talaga yung isang opisyal, then they can ask for a reimbursement at may proseso po para dyan. So, it's highly irregular, no? Na yung naging statement nga ni Edward Fajarda na mas lalo natin na pagdududahan yung kanya pong sinabi. Thank you. Sir, ihabol ko lang po yun sa hypothetical question po ni Congressman Marcoleta. Bakit po hindi nakapagsalita or bakit hindi po inalaw na magsalita si Vice President Sara Duterte? Saan? Yung regarding po sa hypothetical question na sinasabi po ni Congressman Marcoleta. Tapos parang gusto po yata magsalita ni VP Sara regarding doon po. Bakit po hindi siya inalaw? Kasi internal rules po namin yun eh. Kami-kami lang muna ang nangyayari po kasi kahapon, pati mga rules, kino-question po niya. So parang it is, yung manner po na ginagawa niya, it is like as if para po siyang member ng committee. Eh, hindi naman po dapat ganun. Dapat kami po ang nagtatanong sa kanya, hindi naman po yung siya ang nagtatanong sa amin. Sir, ito ba yung, naniniwala po ba kayo na ito yung dahilan kung bakit nag-adjourn din po agad si VP Sara? Nagano? Yung lumabas po agad sa loob ng People Center po. Hindi, in fairness to the Vice President, nagpaalam naman siya na samahan yung kanyang staff. At meron naman po talagang medical situation kahapon. Tinawag natin yung ating medical doctor to check the Miss Gina Acosta, at based nga po dun sa kanyang blood pressure, nag 150 over 100. Kaya in-advise kami nung kanyang nung doctor na magkaroon ng further examination kay Miss Gina Acosta. Thank you, Chairman Chua, Chairman Kong Hun, Deputy Majority Leader Ortega, Assistant Majority Leader Bungalon, and Representative Gutierrez for joining us today. To everyone, lalo-lalo po sa engineering at saka sa ICTS at iba pang mga staff sa Unitoral Service na tumutulong sa amin dito. Maraming salamat po.